Samantala, voluntaryong sumuko sa mga otoridad ang drug supplier umano ni Kerwin Espinosa na si Lovely Adam Empal. Ayon kay Philippine National Police Chief Ronald Patod de la Rosa, base sa sinagawa nilang investigation dito, halos kalahati lamang na mga sinabi ni Empal ang may katotohanan. May report si Julius de Samboron. Sumuko kay PNP Chief Director General Ronald Batom de la Rosa sa Kapukrame ang isang pinaghihinalaang big-time drug supplier na ikinaranta ni Central Visayas top drug lord Kerwin Espinosa sa Senate hearing. Ayon kay de la Rosa, nasa kustodiya ng PNP Anti-Illegal Drugs Group si Lovely Adam Empal para maimbestigahan, ma-interview at matignan kung may iba pang pending warrant of arrest laban sa kanya. Magugunitang si Empal ang itinuro na nakababatang Espinosa na pinagkukuhanan niya ng supply ng droga. Dahil nga ongoing pa yung may mga revelation na lumalabas habang merong nakukuha ng statement. Now, just like this morning, nagsurrender sa akin si Lovely Empal Adam, yung in-incriminate ni Kerwin. Meron naman siya mga additional information na sinasabi. But sa ngayon, Your Honor, kinukonsider namin yung nasa loob ng bilibid ang malalaki. Kasama na dyan yung si Peter Lim ng Cebu na sinasabi mo na hindi inahabol, pat hindi po namin pwede sasabihin lahat ng detalye ng aming mga operations against the subject, Your Honor. Sa initial daw na pakikipag-usap ni De La Rosa kay Empal, tila half-trust o kalahati sa mga pahayag ni Empal ay pawang katotohanan. Paliwanag ni General Bato, ito ay upang mailigtas o malinis ni Empal ang kanyang sarili. Sa ngayon, wala pang ibang impormasyon ang nauugnay kay Empal maliban sa pagkakadawit sa kanya ni Kerwin sa illegal drug trade. At dahil din daw wala pang kinahaharap na kaso si Empal, ay malaya siyang makakauwi matapos ang ginawang investigasyon ng AIDG. Si Empal ay kasama din sa watchlist ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Nilinaw naman ngayon ni General De La Rosa na voluntaryong sumuko sa mga otoridad si Empal. Pinamamatyagan pa o na ng National Capital Region Police Office ang Muslim lady na umano'y supplier ng droga ni Kerwin Espinosa. Ayon kay NCRPO Chief Oscar Albayalde, posibleng ito rin ang pinagkukunan ng ilang tulak ng shabu sa Muslim communities. Si George Bandola sa detalye. Matyagan na ni NCRPO Chief Oscar Albayalde si Lovely Empal, ang diumanoy Muslim lady na supplier ng droga ni Kerwin Espinosa. Mula sa naunang pahayag sa Senado ni Kerwin, nasa bahagi ng Makati diumano ang illegal drug supplier. Yes, meron tayong effort dyan. Actually, pati yung sa New Bilibid Prison, just lately, di ba, meron tayong pinresinta na nakakuha ng 22 kilos. Yun ay ang connect din yun sa New Bilibid Prison pa rin. At lumalabas na talagang big time yung source doon. Si Empal di umano ang pinagkukunan ni Kerwin ng droga kahit noong nakakulong pa ito. Ito rin marahil ang pinagkukunan ng ilang tulak ng shabu sa mga Muslim communities. Bagay na kinatatakutan daw ng mga pulis. Hindi pwedeng kasi basta-basta papasukin ng mga mangilan-ngilan na pulis lang yun. Alam naman natin na talagang madidisgrasa sila pag kukunti silang pumasok doon. Sa Quezon City, napasok na raw ng pulisya ang ilang Muslim area kung saan pinaniniwala ang nagkalat ang bawal na gamot. Dito sa atin, meron tayong Salam Compound dito sa Barangay Kulyat na before it was untouchable and impenetrable. But with the effort ng ating station commander, Superintendent Danny Mendoza, in coordination with the barangay officials and the leaders, itong mga Muslim tribal leaders, napasok yun for several times. Tiniyak din ng NCRPO na unti-unting nagtatagumpay ang kampanya ng pulisya laban sa illegal na droga mula sa mga Oplan Tokhang at Project Double Barrel. Dan na yung ano natin, yung surrenderers natin are already more than 100,000, 120 more or less, yung 120,000 na ang nag-surrender sa atin. No? Yung mga arrest natin, almost 12,000 na. No? Compared sa yung napapatay na sa police operations, almost mga 1,000 yung napapatay natin sa police operations. Alam mo ba kung saan kumukuha si Jeffrey Diaz aka Jaguar ng drugs o shabu? Oo. Noong nasa BBRC ako, nasa BBRC kami, naririnig ko sa nagtra-transaction sa cellphone at sinabi din sa akin ni Jaguar
na si Lovely Adam Impal ang supplier niya. Saka din ang at siya din ang nagsusupply sa mga pinangalanan ko na sina Eugene Alegre, Dudong Bilandres, Tata Negro, Carlos D. alias Riking, Jerome Estrada, Charlie Parba, Ryan Tumulak, Enrico Caja. At sino naman ang mga supplier mo ng shabon ng panahong ito? Ang supplier ko sa mga panahong ito, sina Lovely Adam Impal at Jeffrey Diaz alias Jaguar, kasi sila ang mga malaking negosyante ng shabu sa panahon na iyon. Paano ka pala nakapag-access kay Lovely Adam Impal? Si Jeffrey Diaz alias Jaguar ang nagrekomenda sa akin kay Lovely Adam Impal. Noong mga panahon na iyon, malaki na ba si Jeffrey Diaz alias Jaguar sa negosyo ng shabu? Oo. Malaki na siyang negosyante ng shabu, kaya doon ako umaangkat sa kanilang dalawa. Under o downline ka ba ni Jeffrey Diaz alias Jaguar? Oo, downline ako ni Jeffrey Jaguar Diaz until 2011. Ang napabanggit mo rito, Kerwin, na naging contact mo lang, na primary contact mo, si Madam Lovely Adam Impal. Simula nung ma-aresto ka, linagay ka sa Bagong Buhay Rehab Center, nalipat ka sa Muntinlupa, lumabas ka dun sa BBRC at saka sa Munti, marami kang nakilala. Pero na-maintain mo pa rin yung contact mo dun sa binanggit mo na pangalan ng babae. Opo, Your Honor. Bakit? Hindi ka ba inalok ng mga nakasama mo dun sa BBRC at sa Muntinlupa? Your Honor, inaalok ako kasi sa mga katulad ko na negosyante, may strategy yon. Kasi lahat ng mga supplier, magpapakonsign yan. Yung si Lovely Adam Impal, hindi talaga ako humiwalay sa kanya. Kumukuha pa rin ako sa kanya kahit may iba na akong supplier na kinukunan din. Ah, okay. So yun lang ang dahilan? Yes, para, Your Honor. Para bang komportable na kayo sa isa't isa? Para sa okay ba? Yes, Your Honor. Okay. Nasaan ka doon? Provincial commander ka ba? O hanggang albuera ka lang? Saan ka? Provincial commander. Ah, provincial commander ka. Maybe a better analogy is yung networking. Networking. Or sa sales siguro. Don't know kung ano yung sakop niya, kung saan siya kumukuha. Siguro mas maganda kaysa sa si Pangit pating analogy yung sa pulis. Yung sana ang itatanong ko susunod. No? Pero I will submit to the wisdom of the chair. No? So yung sakop mo yung region 8 lamang o hanggang Albuera ka lang, ano ang influensya mo? Saan ka nag-distribute? Your Honor, hindi talaga buong region 8 ang nasakupan ko sa illegal drug trade ko. May mga portion lang ng Region 8 na ako ang humawak. Ah, portion lang? Oo. Okay. Ngayon, pupunta na ako dun sa punto ng ating chairman. No? Yung mga police na involved, no? Ano ba sila? Protection lang? Pero sabi mo, nagpapalitan din kayo ng droga, di ba? Pag kulang ka, naubos yung supply mo, bibigyan ka nung mga ni-involved mga kapulisan. By the way, ilalagay ko ito sa record, no? Sinabi mo na rin kanina, karamihan ng kapulisan natin matitino. Tama? Opo. Iilan lang ang naliligaw ng landas at na-involved dito. So sila ba ay kasama dun sa grupo mo o may hiwalay sila na grupo? May halimbawa, Your Honor, magbigay ako ng mga example. Halimbawa, sa nalaman ko lang na grupo doon, ha, Your Honor. Colonel Marcos, Major Abordo, si Colonel Matera, at si Leo Laraga, at si Sir Choa, grupo yan sila doon. Kung titingnan natin sa record doon sa based on assignment nila, yung mga pangalan na yan, ang nag-ikot-ikot lang sa hindi pa panahon ni RD Biltihar.
Yung sa akin pa doon before, makikita mo talaga doon, paikot-ikot lang yan sila. So, sinusubukan ko, Kerwin, na intindihin, no? So, may grupo sila. Wala silang ibang kausap, kundi ikaw. Doon sa lugar na yon. Wala silang contact doon sa mas mataas sa'yo o mas mababa sa'yo. Basta, pag pinag-usapan, no, droga, ikaw lang ang contact nila. O yung mga bata mo. Hindi ko alam, baka meron din silang ibang contact na hindi nila sinasabi. Pero yung mga binanggit mo sa affidavit mo, di ba? Minsan dumidiretso sa'yo. Di ba? Dumidiretso ka sa mga ibang opisyal na mataas ang rango. Minsan dumidiretso ka rin sa mga mabababa ang rango. So, pwede kang dumiretso kahit saan, anong level? Depende po yun sa strategy ng isang tao. Sa katulad ko, ang strategy ko, ang gusto ko, happy all. Hindi lang ang sa taas, pati ang sa baba. Kung maging kaibigan ko, bibigyan ko. Kasi gusto ko, happy all.